Kung ang hinahanap mong scooter ay mayroong uniqueness ang design, meron po tayo ritong Honda Airblade 160, Cane Duster Red. Gaano nga ba kaganda ang scooter na ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Sexy pala ng dating nitong kanilang Honda Airblade 160. Dahil kung inyong titignan ay talagang slim type siya. At the same time, ang nagustuhan ko sa kanya is mayroon po siyang uniqueness pagdating sa kanyang design. Dito sa gitna, nagkaroon po siya rito ng sharp edges. And then naka-embossed tong part na to. Dito sa gitna may makikita po tayo rito na Honda 3D emblem po yan na naka-embossed, which is very attractive. And then dito naman po sa bandang ibaba, medyo pointed itong kanyang nose. At pag ating tinitigan itong kanyang headlight, so para po siyang nanlilisik na mata. At ang kagandahan niyan, talagang napakaganda ng pagkakaposition at pagkakalagay nitong kanyang daytime running light, so para po siyang Zord. At ang kagandahan pa nito, dito po sa taas, nandirito na rin po itong kanyang turn signals, which is located na po siya rito sa itaas. So hindi po siya katulad ng ibang mga scooter na nakapack up yung kanilang turn signals. Well, plus point yan para sa akin. And then mapunta naman tayo rito sa kanyang handlebar cover. Nagkaroon po siya rito ng 3-tone color combination. So napakaganda. Ang cute nitong kanyang smoke type na kanyang little visor. And then nagkaroon ng candy luster red color dito. And then nagkaroon po siya rito ng metallic silver. So napakaganda niyang pagmasdan. Well, mapunta naman tayo dito sa kanyang side cover. So dito sa dulo, no, sharp yung edges, so parang nagkaroon dito ng sungay. At the same time, nakadagdag sa pagkamaskulado ng kanyang design. At may nakalagay naman po rito na 160 in silver color. So 160cc po itong Airblade na to. At dito naman po sa ibaba, makikita natin itong pairings na to, no, naka-embossed at matulis din po rito sa ibaba. Well, nagkaroon siya rito ng palikpik at thick makapal. At napakaganda rin itong kanyang 3D emblem na nandirito. So ang nakalagay po rito is A and B. So meaning to say, ito po is Airblade. So napakaganda rin ng kanyang 3D emblem. Well, mapunta naman tayo dito sa kanyang front fender. Yun, no? Red na red, metallic red yung kanyang color. And then may nakalagay naman po rito na ABS in white color. So ang advantage naman po nitong ating Honda Airblade 160 pagdating po sa mga sudden stop, once po na pinihit natin itong kanyang front brake, no, hindi po maglalak itong kanyang preno. So ang kagandahan niyan, hindi po mag-i-skid yung ating gulong at hindi po magwawabol itong ating manubela pagdating po sa mga biglaang preno. So maiiwasan po natin na madisgrasya dulot po ng mga sudden stop. So yun po yung advantage ng ABS dahil nakakapagbigay po ito ng smooth na braking power. Well, pagdating naman po rito sa kanyang front suspension, ito po ay equipped with traditional telescopic fork. Matte black naman po yung kanilang ginamit rito. At pagdating naman po rito sa kanyang single rotor disc brake, bilog po yung kanyang pagkakadesign, along with single pot caliper na Nesin. At silver color siya, mga kalima. So very attractive para sa akin itong pagkakaroon niya ng silver dito sa kanyang single pot caliper. At pagdating naman po rito sa kanyang mags, ito po ay metallic black color. At mayroon naman po itong sukat na 90x80-14 dito po sa kanyang mga gulong. At ito po ay pang city riding condition ng kanyang stock tires. Well, dumako naman po tayo rito sa itaas. Silipin naman po natin itong kanyang fully digital meter panel. Napaka-futuristic din ng pagkakadesign. So ito po yung kanyang screen display. May makikita po tayo rito na light indicator sa magkabila. Mayroon din po tayo ritong button selector and then yung set. And then nagkaroon ulit dito ng 3-tone color combination, no? Matte black po, glossy black po itong kanyang screen display dito sa side. Nagkaroon po siya ng red dito and then ito pong metallic silver. At sa gitna may makikita tayo rito na Honda logo. At dito naman po sa kanyang button selector, nandirito naman po itong kanyang high beam and low beam, ang kanyang horn at ang kanyang turn signals. Nandirito naman po itong kanyang rear brake. At sa kabila naman po, nandirito naman itong kanyang auto stop start system or yung tinatawag po nila na idling stop system. Well, ang advantage naman po ng ating scooter pagdating po sa mga traffic situation, halimbawa ay umistop ka po or tumigil ka sa stoplight, sa loob po ng 5 to 3 seconds ay automatic pong mamamatay ang engine ng ating scooter. Well, sa ganoong paraan ay nakakasave po siya ng more fuel at the same time lesser emission. Well, balik naman tayo dito sa ibaba, nandirito naman itong kanyang electric starter. At nandirito naman po itong kanyang front brake.
At dito may nakita po tayo rito na naka-embossed na part, itong kulay black na to. Ang kagandahan po niya na equip na rin po siya ng park brake lock. So once po na naka-parking po tayo sa mga uphill or downhill situation, no, hindi na po mag-i-skid itong ating scooter mula sa pagkakapark. So yun po yung advantage ng ating park brake lock. Pagdating naman po sa mga stock na side mirrors, dahon type, yun no, may pagka-touch ng carbon dito sa ibaba. So maganda na rin po itong kanyang stock na side mirror. Well, mapunta naman tayo sa kanyang ignition. Ayan, may makikita po tayo rito na bottom knob selector. So ibig sabihin po itong ating Honda Airblade 160 ay equipped na po ng keyless system. So pa-remote-remote ka na lang. Yun ang kagandahan dito mga KLM. Kasi nga naka-keyless na siya, no? So talagang very advanced na po yung technology nitong kanilang Honda Airblade. So unlike other motorcycle na naka-mechanical key system pa rin. Well, ang kagandahan niyan, included na rin po rito yung kanyang fuel and then yung kanyang seat opener. At pagdating naman po rito sa ibaba, makikita natin dito sa gitna, no? Ang ganda ng pagkakadesign nito. Nagkaroon po siya rito ng palikpik and then windlet. So silver color po tong part na to and then nagkaroon po siya rito ng candy luster red. At nandirito naman po sa gitna itong kanyang fuel tip. So meaning to say, nandirito po sa gitna yung kanyang fuel tank. Ang advantage naman po niyan, once po na kayo ay magpapagas, hindi nyo na po kailangang bumaba sa pagkakaupo dito sa inyong scooter. So effortless na rin kasi very accessible po yung position ng kanyang fuel tank. Well, pagdating naman po rito sa kanyang footrest, no, napakaganda rin ang pagkakadesign, no? So anti-tiff na rin yung, anti-slip na rin po yung pagkakadesign. So sukatin natin para malaman natin kung gaano nga ba ito kaluwag. Yon, saktong-sakto lang mga KLM. Saktong-sakto lang talaga siya. And then kagandahan niyan, anti-slip na rin po yung pagkakadesign kaya hindi po dudulas ng inyong mga paa. Well, baba muna tayo. So dito naman po sa kanyang pagkakadesign ng side cover, no, nagkaroon po ng butas rito. And then matte black po yung nandun sa gitna. And then ang ganda ng pagkakaroon po niya rito ng cutaway design. Ayan, no. And then nagkaroon naman po siya rito ng two-tone color combination. So mayroon po tayong candy luster red and then matte black. And then dito po sa bandang itaas, makikita po natin dito itong Airblade na emblem, naka-emboss. Silver color yan mga KLM, very attractive para sa akin. So talagang kitang-kita natin to agaw pansin. Mapunta naman po tayo dito sa gitna, nandirito naman po itong kanyang pillion step. Ayan, oh. So aluminum po yung ginamit nila rito na silver color, so not fadeable po yung color. And then nandirito naman po itong kanyang side stand. At ang kagandahan po niyan ay equipped na rin po siya ng side stand engine cut-off switch. So once po na naka-engage yung kanyang side stand, ay hindi na po mag-ooperate itong ating scooter. So sa ganong paraan ay maiiwasan po natin na madisgrasya dulot po nitong side stand. At dito naman po sa gitna, nandirito naman itong kanyang center stand. Sa pagkakadesign naman po ng kanyang engine, very futuristic. So nagkaroon po siya rito ng single color. So mayroon po tayo ritong parang metallic black itong kanyang engine cover. And then may naka-intact rito na Honda, naka-engrave po yan. At ang ganda rin ang pagkakadesign itong kanyang air filter. Nagkaroon ng parang hasang dito na windlet. Naka-emboss tong part na to. And then may makikita po tayo rito na ESP Plus or Enhanced Smart Power Plus. So ang kagandahan po ng scooter na ito, yung pagkakadesign ng kanyang engine, ay nakakapag-provide na po siya ng more power, less fuel, at the same time lesser emission. So napakaganda talaga ng engine design nito pong ating Honda scooter. Well, mapunta naman tayo dito sa kanyang rear suspension. Ito po ay equipped with dual shock absorber. So matte black color naman po na coil spring yung kanilang ginamit rito. At dito kitang-kita natin itong kanyang rear braking system. Equipped po ito ng mechanical trailing or yung tinatawag po nila na drum brake. Well, dito po sa itaas, ang ganda rin ang pagkakadesign nitong kanyang integrated na grab bar. Nagkaroon ng dalawang butas rito, V-shape yung design, and then metallic black naman po yung color. Silipin naman natin itong kanyang taillight, very pointed yung pagkakadesign. And then ang ganda rin po yung design ng kanyang ilaw. At ang kagandahan niyan, included na rin po rito yung kanyang turn signals. So hindi siya katulad ng ibang motorcycle na naka-pop up. So pwedeng mabalik kapag naisagi sa mga matitigas na bagay. Dito sa gitna, may makikita tayo rito na Honda decal in white color. At tong naka-emboss na part na to, pag ating sinilip, mayroon na po siyang plate light. So very visible na po yung ating plate dito sa likuran. Mayroon na din po siya diritong added reflector lights, which is more visible pagdating ng gabi. At itong kanyang rear fender, ito na rin po yung nagsisilbing kanyang plate holder. Well, dumako naman tayo rito sa kanyang stock pipe. Yun, ang ganda rin, no? Single color lang naman po siya.
parang machine gun, no? May hawakan rito, nagkaroon po ng isang butas rito na malaki at may dalawang butas rito na maliit. Well, matte black color naman din po itong kanyang stock pipe. And then pagdating naman po sa mga sukat ng gulong rito, makikita natin na ito po ay mayroong 100x80-14. Saktong-sakto lang po pang city riding condition. At napansin ko, mayroon na rin po siya ritong added na tire hugger. So ang kagandahan naman yan, napre-prevent po nito na tumalsik yung mga dumi dito po sa other body parts nitong ating scooter. At dito naman po sa ibaba, ang ganda rin ng pagkakadesign nitong kanyang liquid cooling system cover. So ang advantage naman po nitong ating Honda Airblade 160, pagdating po sa mga babaran, maghapon, magdamag sa biyahe, ay pwedeng-pwede, highly recommended, dahil nga po ito ay naka-liquid cooling system. Well, mapunta naman po tayo rito sa kanyang upuan, very attractive. Nagkaroon po siya dito ng dual tone color combination. Dahil dito po sa itaas, nagkaroon po siya ng touch ng brown, and then matte black naman po rito sa gitna. Yung stitches, no, very premium yung looks, pagkakatahi more durable. Ngayon naman, susubukan nating buksan para naman makita natin kung gaano kaluwag itong kanyang underseat compartment. Yun, napakaluwag. So highly recommend talaga para doon sa mga kababayan natin na mahilig mag-travel. At the same time, napakarami po nating mga important belongings na pwedeng ilagay rito sa loob, dahil nga very spacious po siya. And then may napansin lang ako, under the seat, mayroon na rin po pala siyang USB charging port. So ang kagandahan po niyan, pagdating po sa mga malalayong biyahe, syempre, nagwo-worries yung ibang ating mga kababayan. Ngayon, hindi na po, dahil mayroon na po siyang USB charging port. Maglalagay lang po kayo rito ng USB cable, and then pwede na po kayong mag-recharge ng inyong mobile phone anytime, anywhere. At ang kagandahan niyan, mayroon na din po siya ritong lights under the seat. So once na naka-close po yan at pagbukas natin, iilaw na po agad yan. Kaya talagang very visible talaga lahat ng mga important belongings na ilalagay natin dito sa loob. So napakaganda rin ang pagkakadesenyo nitong kanilang Honda Airblade 160. Very unique talaga siya. Kaya para dun sa mga kababayan natin na naghahanap ng scooter na mayroong uniqueness ang design, maskulado, sexy ang datingan, so mayroon po sila rito sa Honda 3S Shop Manawag, Pangasinan. So ang kulay po nating nire-review for today, ito po yung Candy Luster Red Color. At ang atin pong Honda Airblade 160 ay mayroon pong 780mm na seat height. Ngayon naman ay susubukan nating sakyan para malaman natin kung gaano ito kataas. So naka-center stand po ito. Anyway, my height is just around 5'6". So kitang-kita naman dyan sa ating camera, lapat na lapat po yung ating foot below the ground. Kaya masasabi ko na talagang very comfortable to para sa gaya ko na 5'6 in height. At para naman po dun sa mga kababayan natin na hindi naman masyadong katangkaran, huwag po kayong mag-alala dahil pwede po kayong mag-adjust ng inyong front or rear suspension. At pagdating naman po sa kanyang engine specifications, ang atin pong Honda Airblade ay mayroon pong 157 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 4 bulb. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 11.2 kW at 8,000 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 14.6 Nm at 6,500 RPM. At ang presyo po ng ating Honda Airblade 160 ay nagkakahalaga po ng 125,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 9,800 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 6,473 pesos sa loob ng 3 taon. Hello po mga ka-LM! Please support my husband, MRD Vlogs. He's a new vlogger from Pangasinan na ngayon ay nasa Canada. Huwag niyo pong kalimutang suportahan ang aking asawa. Maraming salamat po. At para sa mga kababayan natin naghahanap ng Honda motorcycle, maaari niyo po kaming bisitahin dito sa Honda 3S Shop, Poblacion, Manawag, Pangasinan. At kung motorsiklo ang hanap niyo, kay Guanzon tayo!